kailangan ko siya ma-recover. Fudge for today's video. Gagawa po ako ng stand para dito sa ating gato. Ayan. Yung gato ko na gamit dati, since ang pinaglagyan ko is itong sinemento na water container, ayan. Hindi ko siya ma-move from one place to another kung pagkagagawa ko ng DIY project. So, ngayon, kakalasin ko ito at gagawa ko ng panibago niya na stand. Na hindi naman ganun kabigatan. Yan, ilagay ko 'yan diyan para ano kahit mabigat yung i-clamp hindi gumagalaw. So yan, kailangan ko siyang i-remove. Winelding ko kasi siya dati nung beginner pa ako. Hanggang ngayon mag-beginner pa rin pero yung dati na napakabaguhan ko pa lang. So yan, kalisin natin. Let's start. So yun mga kapudge, dahil naka-fix ito at winelding ko dati, kailangan ko siya ma-recover. Ang problema naman ito, hindi na makuha kapag gagamitan natin ng grinder, angle grinder. Baka may tendency baka mabasag lang yung grinding disc. Hindi yung problema pa. So ang gagawin ko, kailangan kong maputol ito gamit yung welding machine. Saka ako siya mamaya gagamitin ng angle grinder. So, alasin ko muna. Lagyan ako ng face mask para hindi mainit sa mukha. Yan, i-set ko sa 200. Para malakas. Yan, na-recover ko na po yung gato. Aray ka. Yan. Sayang rin kasi pag hindi magagamit eh. So, yan. So, itong base, since nung hindi na rin makarecover, mahirap nang alisin, magpapanibago na lang ako ng gawa ng paglalagyan nito. So, for this time, kinakailangan, mamumove ko from one place to another. Ang mga height niya siguro, ganito lang. Ganito lang kataas yun. So, gawa muna ako. Magka-cut muna ako ng mga angle bars. Yan, mga kapals, yung gagawa ako ng pagpapatungan ko na base nito. Yan. So, para mamumove from one place to another. Siguro mga 10 inches nito. Mga 10 inches. Yung sukat niya is 10 by 10. Kakat ako ng 10 by 10. So, ito na yung naputol natin na 10 inches na angle bar. Paglalagyan ko nito. So, kailangan natin maglagay ng palatandaan. I-drill naman natin siya para malagyan natin ng bolt and nuts.
Yan. Butasan natin yun. Buputasan ko naman. And papalitan ko ng papalit ako ng talim. So, gagamit ako nito mga pagtulong na magnetic angle. Kaya parang hindi gagalaw. Then, saka ako iispatan. Yan, so lalagyan ko na ng mga paa, mga kapad. So mga kapads, ito na po yung naging finished product ng ginawa ko na project. So ito yung paglalagyan ko nitong gato na matagal kong hindi nagamit kasi kinalawang na lang siya. Kasi pinaglagyan ko dati is hindi mamumove dahil mabigat yung pinaka-base. Ito na yun siya. Yan, kakapit ko na ito. Ito mga kapads, yun naikabit ko na. And complete na. Magagamit ko na itong gato ko para sa mga DIY work. So maraming salamat po sa lahat ng mga kapag subscribe na sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe na po and pakitik ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng bagong darating pang mga videos. Maraming salamat po.